hello guys and welcome back dito sa ating channel. So for this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin mayu-utilize ang ating mga familiars at ang kanilang mga positionings upang mas lumaki ang ating chances na manalo dito sa familiar arena. So ituturo ko sa inyo dito guys yung iba't ibang positionings, mga mechanics, mga abilities, combinations, at mga elements and toys na hawak ng ating familiars. So kung bago lang kayo dito sa ating channel, malaking tulong kung ilalike nyo ang video na ito at mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. So wag na natin itong patagalin and let's start the video. A few moments later. So unang-una guys, meron kasing 3 types of range na meron ang mga familiars dito sa Ni no Kuni. So meron mga familiars na melee, may familiars na mid-range, at meron ding mga long-range. So isang example dito is si Shrimp Paler na long-range, si Stagtorn na isang mid-range, at kagaya nila Bunnybot and most ng mga familiars na melee. So bakit ba kailangan natin malaman kung ano ang range ng ating familiar? Importante to guys upang malaman natin kung saan nga ba dating siya dapat i-position para matapat niya yung familiar na mas lamang siya. So itong nasa screen natin ngayon guys is yung mga position ng ating familiar dito sa arena. So per player guys is pwede kang maglagay ng hanggang 5 familiars mo na ipanlalaban dito sa arena. So yung mga familiars dito is parang nire-reverse lang siya sa katapat mo na familiar. So yung number 1 natin is yung number 2 nila, and yung number 2 natin is number 1 nila, and vice versa. So yung number 4 is na same lang na nasa gitna pa rin kasi nireverse lang naman siya. So bakit ba kailangan natin malaman kung nasan niya ba dapat natin pinoposition ang ating familiar? So per number kasi guys is merong specific movement kung saan siya pupunta at kung sino ang magiging end up niya na kalaban. So for number 1 guys is papupunta siya dito sa gitna ni 1 and 2. So ganun din guys sa kalaban, yung kanyang number 1 is papupunta sa gitna ng 1 and 2 mo. And yung number 2 is pupunta sa may baba ni number 1. So probably pwede niyang makalaban is si number 1 or si number 3. So si number 3 is ganun din. So pupunta siya sa may taas ng ating number 1. So possible na makalaban niya is si number 2. So for number 4 is pupunta siya sa gitna, and most likely pwede niyang makalaban doon is si number 1. And lastly guys, si number 5, which is almost same siya ng daan ni number 2, kung kaya't ang pwede niyang makalaban is si number 3 or si number 1. So importante guys na alam natin kung melee ba or range ang ating familiar, kasi kapag ka range, for example, mid-range siya and nilagay mo siya sa number 1, mag-i-stay na lang siya doon since aabot na ng kanyang range si number 2. So may papakita ko sa inyong clip guys kung saan lahat ng familiar is melee, at makikita natin dito kung saan niya ba usually mag-i-end up ang ating familiar. A few moments later. So kung makikita nyo guys, yung ating unang familiar na si Elvin Torex is papunta sa gitna ng 1 and 2 na familiar ng kalaban. At yung aking pangalawang familiar is papunta sa baba ng number 1 na familiar ng kalaban. And yung ating number 3 is papunta rin sa kung saan papunta yung ating number 1. Si number 4 is dumiretso lang papunta sa gitna. And si number 5 is papunta sa pinuntahan ng ating number 2. So importante malaman natin yung mga positionings na to upang malaman natin kung anong familiar nga ba ang makakatapat ng ating familiar. So since alam na natin yung mga positionings na pwede natin gawin dito sa familiar arena, maganda to upang ma-reposition natin ang ating familiars at masigurado natin makakatapat niya ang counter na familiar ng kalaban. So pwede tayong pumunta sa set team kapag ka nakapili na tayo ng ating kakalabanin. Magse-set team tayo at i-set up natin kung saan niya ba ang position na gusto nating ilagay ang ating familiar. So ano pa ba ang pwede nating gawin sa mga mechanics na meron dito sa familiar arena? So pagdating naman sa defense, so cancel lang natin to. Confirm pala, sorry. So meron kasi silang feature na hide familiar.
So kung madami pa rin ako nakikita na hindi nag-hide ng kanilang familiars. So maganda to guys para hindi nila ma-anticipate kung anong mga familiars ang meron ka at hindi sila makapag-prepare upang magkaroon ka ng advantage dito sa defense. So ang next natin is yung mga abilities ng familiar natin. So yung mga 3-star familiars kasi guys is mas mabilis ang cooldown ng kanilang mga abilities compared sa mga 4-star na familiar. Though mas malakas yung mga abilities ng mga 4-stars, yung cooldown is malaking factor din kapag ka pipili tayo ng ating mga familiars na ilalaban dito sa arena. So kung gusto niyo pang malaman kung ano-ano nga ba ang mga familiar na magandang gamitin dito sa arena at kung ano-ano ang kanilang mga abilities, ay gumawa ko ng video tungkol dito at ilalagay ko na lang ang link sa description box below. So next is yung mga elements ng ating familiars. So bakit nga ba mahalaga yung mga elements dito sa familiar arena? So napaka-importante na alam natin yung positioning ng kalaban upang matapatan natin to ng element na counter sa familiar na yon. So may mga familiars din kasi guys na kung saan yung kanilang abilities is sobrang gandang combination sa ibang familiar. So meron mga familiar na sobrang ganda kung pagsasamahin mo, merong same element ng mga familiar katulad na lang nung kay Suryu at kay Hippocampus. So meron ding ibang mga familiars na nagko-complement ng kanilang abilities. So kagaya nitong sa akin na kung saan meron akong Stagthorn na kung saan hahatake niya yung mga familiars ng kalaban at kay Arachnes na magde-deal ng sobrang laking damage sa area of effect. And lastly, pero I believe isa sa mga pinaka-importante is yung mga toys na nilalagay natin sa ating familiar. So kung papakita ko sa inyo guys yung mga toys na available ngayon sa aking mga familiars. So ang papakita ko sa inyo is yung kay Arachnes. So since si Arachnes is isang attack type, ang nilagay kong mga toys sa kanya is puro attack type. So napakaganda nito para mas lumaki yung kanyang attack damage at mas mag-deal ng mas malaking damage ang kanyang ability. So yun ang lahat ng ating nalalaman tungkol dito sa familiar arena at kung gaano nga ba kaimportante na alam natin ang positioning ng ating familiar at ang familiar ng kalaban. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-like at i-share nyo na ang ating video at mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. So kung may mga tanong kayo guys tungkol dito sa familiar arena o kung ano bang tungkol sa Ni No Kuni Crosswells, ay i-write down nyo na lang yan sa ating comment section at susubukan nating sagutin ang lahat ng yan. So once again guys, thank you and God bless!